Hey, what's up you guys? It's your boy, King Jan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagkatalo ng Lakers laban sa upunan ng Boston Celtics. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, ay subscribe mo na yan para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Mga idol, sa laban nga na to ay natalo ang Lakers sa score na 107-139. At ito nga ang pangsiyam na talo ng Lakers ngayong season. Pero kahit na natalo sila sa laban na to, sila pa rin ang tinaguri ang number 1 sa Western Conference. Pangalawa naman ang Nuggets, pangatlo ang Utah Jazz at pangapat naman ang Clippers. Sa pagkapanalo nga ng Boston laban sa Lakers, ito rin ang kauna-unahang panalo ni Kemba Walker laban kay LeBron James. Matapos ni Kemba ang larong ito na may stats na 20 points at 7 assists. Mga idol, sa laban na to ay hindi ganun kaganda ang pinakitang opensa ng Lakers dahil nga si McGee pa ang nanguna sa opensa nila. Natapos nga ni McGee ang larong ito na may stats na 18 points at 5 rebounds. Natapos naman ni LeBron James ang larong ito na may stats na 15 points, 13 assists at 7 rebounds. Sa laban na to ay hindi masyado naging agresibo si LeBron James pagdating sa opensa dahil nga nakagawa lang siya ng 12 attempts. Mga idol, mababa nga yan kung ikukumpara natin sa dating laro niya laban sa upunan ng Houston dahil nga sa laban na to ay nakagawa siya ng 13 out of 25 na field goal. Pagdating naman sa 3 points ay 0 out of 2 itong si LeBron. Nagbalik naman na si Rondo sa laban na to at natapos nga niya ang larong ito na may stats na 13 points, 3 assists at 2 rebounds. Nakapag-ambag naman si Kyle Kuzma sa laban na to ng 13 points at may kasama pang 3 rebounds. Pagdating naman sa 3 points ay 0 out of 2 red itong si Kyle Kuzma. Mga idol, sa laban nga na to ay nakabalik na si Anthony Davis, kaso nga lang limited minutes pa ang binigay sa kanya. Dahil nga kakagaling lang niya sa injury. Natapos ni Davis ang larong ito na may stats na 9 points, 2 assists at 4 rebounds. Mga idol, tapos na tayo sa stats. Ngayon naman pag-usapan natin kung bakit nga ba natalo ang Lakers laban sa Boston. Ang unang dahilan ay tungkol sa rebounding dahil nga sa laban na to ang Boston ay nakagawa ng 48 rebounds samantalang ang Lakers naman ay nakagawa lang ng 36 rebounds. Para sa akin, kaya nakalamang ang Boston pagdating sa rebounds dahil nga kulang ang binibigay na playing time kay McGee at Dwight Howard. Mga idol, sa totoo lang, mas magiging advantage yan na ang Lakers pagdating sa rebounding kung ibababad ng Lakers ang kanilang mga center. Minsan nga ay ginagamit nila ang small lineup at ang ginagawa nilang center ay si Anthony Davis. Ang isa pa sa dahilan ay ang field goals dahil nga nakagawa ang Boston ng 52 out of 93 na field goals. Samantalang ang Lakers naman ay nakagawa lang ng 39 out of 89. Kung ikukumpara nga natin ang stats na yan ay mataas talaga ang sa Boston dahil nga nag-a-average sila ng 55.9% pagdating sa field goals. At ang isa pa sa pinakamalalang naging problema ng Lakers sa laban na to ay ang kanilang 3-point field goals. Dahil nga nakagawa lang sila ng 7 out of 26 na 3 points, samantalang ang Boston naman ay nakagawa ng 16 out of 34. Mga idol, ibig sabihin yan, hindi naging ganun kaganda ang depensa ng Lakers pagdating sa 3 points, dahil nga nagpaulan ng 3 points ang Boston. Sa laban na to ay lumamang din ang Boston pagdating sa assist, dahil nga nakagawa ang Boston ng 31 assist, samantalang ang Lakers naman ay 22 lang. Mga idol, mas maganda ang pinakitang depensa ng Boston kung ikukumpara natin sa depensa ng Lakers dahil nga sa laban na to nakagawa ang Boston ng 10 steals samantalang ang Lakers naman ay 5 lang. Wala na nga tayo magagawa dyan dahil nga natalo na ang Lakers kaya isipin na lang natin na makakabawi sila sa susunod nilang laban. Ang susunod nga pala ng laban ng Lakers ay sa January 23, 8:30 AM at ang kalaban nila dito ay New York Knicks. Nakakasigurado ako na tuwang-tuwa na naman ang mga haters ng Lakers, lalong-lalo na ang mga taong bashers ni LeBron James. Mga idol, idadagdag ko na rin sa video na to ang balita tungkol kay Derrick Rose na interesado talaga ang Lakers na kunin siya. Pero bukod sa Lakers, interesado rin ang team ng Philadelphia 76ers na kunin itong si Derrick Rose dahil nga maganda ang pinapakita niyang laro. Ngayong season nga, si Derrick Rose ay nag-a-average ng 18.3 points at 5.9 assists per game. Magiging magandang addition si Derrick Rose para sa Lakers dahil nga makakatulong siya dito pagdating sa opensa. At bukod pa dyan, kaya rin ni Derrick Rose magpaikot ng bola at makakatulong nga siya kay LeBron James. Mga idol, sa ngayon ay wala pang balita kung sino nga ba ang i-offer ng Lakers para makuha itong si Derrick Rose. Kapag meron na, ibabalita ko kaagad sa inyo. Kung kayo ang tatanungin, magiging magandang addition ba si Derrick Rose sa Lakers? Mag-comment ka lang sa ibaba ng sarili mong opinion. Marami pong salamat sa suporta nyo mga idol. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!